Nawa kasi ako sa mga naghahanap buhay sa kalye, yung mga driver, i-impact yung mga jeep hanggang ngayon, di pa nakakabiyahe. Itong ating tatlong gulong, nakakabiyahe naman na sila, no? Kaya lamang, siyempre mahigpit po ang regulasyon, kailangan naman natin ipatupad para sa kaligtasan ng lahat. O, isang pasahero lang sila ng isang pasahero. Eh kung hanggang December, meron tayong ganito, di hanggang December, ganun lang ang pasahero nila. Buti na lamang, may mga kumpanya na pumunta rito at nagkakaroon ng interest na tulungan yung mga sidecar boy natin. O ngayon, pwede natin itaas yung antas ng pamumuhay sidecar. I-update namin kayo. Pero kanina nakipagpulong na ako sa mga sidecar boy kasi mag-ano tayo, papilot ng lugar. O, wala halos tosgas yung mga sidecar boy. O tapos yung bulok na sidecar nila, o mawawala na yun. Dahil magkakaroon silang bago, matibay, mas malinis, no? At mas mainam. O yan. Tapos bagay sa coronavirus. O yung hindi na isa lang pasahero, pwede magsakay ng tatlo, ng dalawa. Kasi may design siyang what do you call this? May division. O para hindi magtabi yung driver. O yan o, yan o, tingnan nyo. O tapos yung pasahero. Kahit pa paano, makakasakay siya ng dalawa o tatlong pasahero. Ayan po. Pinagpaplanuhan namin kanina and hopefully may awa ang Diyos in the coming weeks na maayos na po yan. Hopefully. Depende po sa kanila. Kung sa tingin nila makapagpapataas ng antas ng pamumuhay nila yan, I'll be happy to serve them. O kung sa tingin nilang okay na silang ganun na lamang, nasa kanila rin yun. Pero ako, bilang dating sidecar boy, kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng gobyerno ng ganyan, ba, bakit naman hindi? Kaya lang, kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Hindi ko rin mga kayo pipilitin. Basta ako, hindi ko naman i-introduce sa inyo na malalagay kayo sa alangan. Yan, mas ligtas. Yan, no? May insurance. 5 years. Insured. O, di walang kaba yung pasahero. Ano tanong mangyari? O kung nasira yung sidecar. O yung tawag yan. May sabi ng isang sidecar boy eh. Kasi iniisip ko, ang tawag dito? Taxicel. Sabi ng sidecar boy, ba't hindi na lang po pedigrab? Nah! Mukhang mas maganda yung pedigrab ah. Ayan. At saka pwede sila sumali sa Grab, no? Pwede rin natin silang i-partner doon. So anyway, may awa ang Diyos. Depende sa kung gaano nila mauunawaan yung sitwasyon. Ganda, ganda. Try ko nga ako kanina. Sabi ko, swerte ninyo nung araw sa amin. Pawis steering. Pinakita ko sa kanila yung muscle ko sa binti, natawa sila. Anyway, yan no update. Tingnan natin kung ano magiging ano nila, reaction nila. Saka ho yan, Italian. Yan ho yung gumawa ng Vespa. Very Italian brand ho yan. Well known sa buong mundo, yung Piaggio na brand. Excited lang ako, hopefully nga. Magkaunawa siya, sabi ko, mag-meeting-meeting na kayo, mga poda. Para matapos na yung panahon na padyak ng padyak, araw-araw. O, ayan, mainit, meron silang cover, and so on and so forth. So, anyway. Thank you.
kawawa kasi mga pwede ka, isa lang ang pasahero, di ba? Pero ito, hindi na. Plastic. Bakal. Bali, ilan po yung pwedeng isa kayo? Tatlo. Tatlo. Pati sa likod. Sa likod, sa plastic din yan. Hindi na mili. Hindi na kayo ng pasahero. Saka Italian. Piaggio. Ito na pag naplatan. Laki ng gulong eh. Bago na ako. So, para sa new normal po ito, no? Italian yan. Ito yung gumawa ng pesta. Ito. Para tumaas naman yung antas ng pagmamaneho sa sector. Oo. Hindi na puro. Bigyan ko sila ng prangkisa. Paano po yan? Ano? Parang ano? Parang... Ape. Magpa-boundary sila, ganun. Oo, oh, kanila na. Abang ulo pa. Ayusin pa natin. Pero... Ayusin pa natin. Ayan, ita mo. Iniisip nga nila yung word, ano eh. Petty grab. Di dapat may pangalan nga yan, ano? Petty grab. Di pedigree. Ganda yun, ang ganda po. Pero parang maingay siya. May electric. Parang mainit. Maingay po. Eh, siyempre motorized. Electric plus yan. Walang nagmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayong kapwa batang Maynila. Manila! 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 God first!